Ecclesiastes chapter 2, verse 1 to 11. Ito po ay isa sa mga akda ng isang pinakamatalinong hari na naging hari. Walang iba kundi si Haring Solomon, King Solomon. He wrote most of the book of Proverbs. And then Ecclesiastes is all about the preacher's message. At sabi po ng ibang commentary, Ecclesiastes is about or is talking about how Solomon hardened his heart. Imaginin po ninyo, napakatalino and he always acknowledged God, but sabi ng commentaryo at ng mga theologians, this is the moment that Solomon has backslidden, parang nagba-backslide or something like that si Haring Solomon dahil sa sobrang talino, ano ho? Pero sa kabila ng lahat, at the end of the chapter, sa chapter 12, ang sabi doon ay sa bandang huli, wala pa rin pinakamainam kundi magkaroon ng pagkatakot kay Yahweh. Amen. And at the end of his journey, he still acknowledged God that everyone needs a Savior and a God who will comfort us and give us peace. Pero for now, sa chapter 2 muna po tayo. Sa Exodus chapter 2, verse 1 hanggang verse 11, at I will read it in the New Century Version. But if you have your New King James or Tagalog, ayos lang po yun. Does having fun bring happiness? I said to myself, I will try having fun. I will enjoy myself. But I found that this is also useless. It is foolish to laugh at all times. Having fun does not accomplish anything. I decided to cheer myself up with wine while my mind was still thinking wisely. I wanted to find a way to enjoy myself and see what was good for people to do during their few days of life. Does hard work bring happiness? Then I did great things. I built houses, planted vineyards for myself. I made gardens and parks, and I planted all kinds of fruit trees in them. I made pools of water for myself and used them to water my growing trees. I bought male and female slaves, and slaves were also born in my house. I had large herds and flocks, and more than anyone in Jerusalem had ever had before. I also gathered silver and gold for myself, treasures from kings and other areas. I had male and female singers and all the women of men could ever want. I became very famous, even greater than anyone who had lived in Jerusalem before me. My wisdom helped me in all this. Anything I saw and wanted, I got for myself. I did not miss any pleasure I desired. I was pleased with everything I did. And this pleasure was the reward for all my hard work. But then I looked at what I have done, and I thought about all the hard work. Suddenly, it was useless. It's like chasing the wind, and there is nothing gained from anything we do here on earth. Let us bow our heads. Let us pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Deal with us personally and connect us intimately. Lord, we need connection for the determination that we are on a pressing mark, that we will need to advance and not to be contained. We need to process our hearts and ourselves that there is a journey need to accomplish. Strength without faith is nothing, because faith sees the invisible, believes in the incredible, and faith understands the impossible. Kaya Panginoon, ang problema ay promosyon. Ang kalungkutan ay kasaysayan. At ang kabiguan ay tungtungan para makita namin ang brighter days that are ahead of us. Kaya Panginoon, maraming salamat. It is you, O God, who brings joy. Because joy that comes from you, it gives us strength. For the joy of the Lord is our strength. Kaya Panginoon, maraming salamat. Holy Spirit,
Remind us for every word that we are about to hear. Lord, let us go beyond on what the statistic might say, that there's only 1 hour retainment para ang isang tao ay makapakinig. And far from that, people are unstable anymore and cannot comprehend far from beyond 1 hour. Kaya Panginoon, I pray that everyone and single individual that they will stay and they will love the word and eat the word and savor the word. Salamat po, you are our strong tower. You are our defense and you are our secured future. Kaya salamat po sa iyong lahat ng papurit parangal. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Ang mensahe po na nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong oras na ito ay pinamagatang ayan, dyan, frustration problems without S. Frustration. Ano bang ibig sabihin ng frustration sa Tagalog, kabiguan? Most often, we cannot avoid frustrations. On a day-to-day basis, we get up early, but yet we are still late. Amen? We plans, but it is God who is always in control. Tama po ba? Nagpaplano tayo, pero yung mga pinaplano natin, madalas hindi ito nangyayari. Kaya when we get frustrated, we get irritated. We get irritated. When we are frustrated, we get mad. We get angry. And sometimes, we play the blame game. Napakahilig nating magturo ng problema, magturo ng masisisi sa ating problema, pero niminsan hindi natin sinisi ang ating sarili. Tama mo ba? We always blame our neighbors for having the video kay karaoke ng hanggang madaling araw dahil nag-iingay sila at may piyesta sa inyo at hindi ka makatulog at bukas ikaw ay may conference na dadaluhan. And you're in the bed at 9 o'clock in the evening pero alauna na hindi ka pa rin makatulog. Tama mo ba? And you are so angry and so mad. At alam niyo ho, pag kayo ay intense at mainit at masama ang pakikitungo sa iyong kapwa, you get aggravated. It seems like nothing is going right sa buhay mo. So pag ikaw ay nagsimula na bad trip at asartalo, lahat ng bagay akala mo ipalpak at lahat ng bagay akala mo ikaw ang pinag-uusapan, akala mo lahat ng bagay ay pamali at hindi ka magtatagumpay. So when you are frustrated, it's like a bit of poison or you've been bitten by a poison thing na nakakahawa at it translates and it transfers and it's like a venom, it's like a virus na pag ikaw ay na-frustrate, the whole thing or the big picture is being affected. Kaya si Haring Solomon, ang sabi niya, kay magikang matalino, mamamatay ka din. At kung magpakatanga ka naman at magpakabobo, mamamatay ka din. So whether you are over this side, pag ikaw ay sumobra sa katalinuhan, mamamatay ka din. Pag sumobra ka naman din sa kamangmangan, mamamatay ka din. Kaya ito po ay napakahalaga that we learn to adjust, to learn to be balanced, to work out how to budget the things that we are about to do, and have a little bit of chances that life is not perfect. Tama po ba? Life is unfair. But in spite of life is being unfair, do not live in despair. Huwag kang papayag na kahit ikaw ay pinagtatawanan at minamaliit ng iyong boss, ng iyong kapwa, ng iyong teacher, ng iyong kamag-anak, don't live on their judgment. Don't live in their measurement because you are not measured by what others might think about you. You are measured by God because every time God sees you, He sees Himself that you are a victor, you are a winner, you are a champion, and you have the DNA of more than a conqueror. Amen! Amen. So you are the masterpiece of God. He is the potter and we are the clay. Problems will occur. Problems are inevitable. Maaga ka nang gumising at may mga abirya pa rin nangyayari. You get a flat tire. Sabi ng asawa mo, mag-gasolina ka na at magpakarga ka na ng gasolina kagabi. Pero sabi mo, mamaya na. And then it so happened, kailangan mong magwalis ng poop ng aso ng inaalagaan mo at kailangan
sumama ka at merong ikaw sinusundan na isang punobre at parada na may ililibing at ikaw ngayon ay lax at ikaw ngayon ay nasa traffic, and then you thought that you can come into the church or you can come into your office in 15 minutes, pero ang allowance mo, yung 15 minutes, doon ka palang aalis. Ano po? You live by your own timeline, pero kaya ang nangyayari, ikaw ay nalilate sa iyong appointment kasi ang usapan ay 9 o'clock, sasabihin mo, 9 o'clock, on the way ka na. Tama mo ba? And we branded this as a Filipino time. No, it's not a Filipino time. That is what you call a mediocre time. Because I believe Filipino can be excellent. Filipino can be trusted. And even a pastor like me could be excellent in every way. Huwag nating isipin na, maliit lang ang simbahan namin. Ganito lang naman yung mga na doon. Kailangan ganyan, ganyan. Alam niyo ba, before you came here, galing pa ako ng Laguna, and I did some activities and meeting as well. 4 o'clock, nandito na ako, and I'm so excited. Because unless you value something, it will not give you something that will push you forward. Pag hindi ho ninyo binabalyo ang isang bagay, nawawala ho yung pagkambyo mo ng pagkagalak sa iyong ginagawa. Never lose your enthusiasm. Never lose your excitement. Yes, there will be problems that will arise. There will be contention. There will be times that there will be hindrances. But if you are full of joy, when you are overjoyed, kaya ngang sabi ni Haring Solomon, what will determine your happiness? Does having fun will make you happy? No. Does having many friends and likers in Facebook will make you happy? No. Happiness depends on what happens, but joy comes from the Lord. Joy is something that is inner and intangible. Ibig sabihin, hindi ito nakadepende sa barkada, sa party, sa lugar na iyong pupuntahan, o kung gaano kalaki ang parking space at kalaki ang mga tao na makikinig sa iyo. Happiness is depending on what happens. It's all about your birthdays, your party, your anniversary. It makes you happy. It's Christmas Day. It's time to give gifts. But what matters most is the inner thing that will occupy your heart, and that is what we call joy. Joy simply means J-O-Y, Jesus over you. So when you know that there is an inner person that is higher than yourself, that there is higher than the mountain, higher than you are, and there is a God who controls over your life, you can appreciate, and even though you are disappointed, even though you are in despair, you know that there will be another chance, even though you do not receive what you're asking and what you're having from. Amen? Kahit hindi mo makuha yung inaasahan, at hindi pa rin ganoon ganap yung dapat na promotion mo, ikaw ay magkakaroon ng tunay na kaligayahan because you know you are above the problem. You are above those stormy seas. You are above those higher mountains because you have the vision, and that is the eyes of faith. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. That is just an introduction. Amen. Namatay yung orasan ko. So what is frustration? It is the feeling of being upset. Google said, frustration meaning is the feeling of being upset or annoyed. Ano po ba yung upset? Napahiya ka o yung hindi nangyari yung iyong inaasahan? Annoyed because you were presenting perhaps a presentation pero hindi gumana yung computer. Nag-practice ka, no? Ako kakanta sa offering and may bisitang foreigner. Sabi ni Bishop, huwag ka nang kakanta. Patay tayo dyan. Hanggang sa paliligo mo sa banyo, bumibirit ka. I would sing of your strength. In the morning, I will sing of your love. Biglang, oops, wala nang kakanta ngayon. I'll do the final benediction. What happened? Sayang yung practice mo. Pumunta ka pa dito kahapon. Nagpamerienda ka pa ng pizza. And then all of a sudden, your pastor will say, hindi ka kakanta. What a mess. Alam nyo, may gumagala hong bandyan sa labas. Kinukuha ang mga matampuhing Kristiyano. Sold out na po yung bihikulong ito. Kulay puti. Tingnan mo yung katabi. Kapatid, mag-iingat ka ha. Baka makuha ka ng puting ban. Sometimes, ang tao ho ay likas na may pagkamababaw.
At sabi nga ng asawa ko, the hardest audience to please is the Filipino people. Ang pinakamahirap pong, ewan ko ba't niya nasabi yun, pero sususugan ko lang, pag nagtanong kayo sa akin, siya ho ang sasagot. Dahil kinuwento niya lang sa akin eh. Pero sabi niya, ang mga Pilipino, napakahirap i-please. Pag lumagpas ka ng kaunti, nagutom sila at napatagal ka ng kaunti at pinag-intay mo, ang dami nang sasabihin laban sa iyo. Pero pag sila naman ang iintayin mo, katakot-takot na pakiusap, intayin mo kami, bigyan mo kami ng palugit. And I think, perhaps, ito ay bunga ng mga minana nating pag-ugali. And again, the root of all this is sin, because when you are selfish, you always think about yourself. You always think that people will understand you all the way. Tandaan po ninyo, sa puro totoo, ang tao ay may problema din. Hindi lang ikaw may problema sa pera. Hindi ko mo meron, pag ito inutangan mo, bibigyan ka kaagad. Sometimes you see them, oh, they have a good life. They have a good cars. And they are doing good things and doing this. Maybe you can help me. But sometimes, when it is the wrong time and the wrong person, and they will say no to you, you get frustrated. Because you see their asset and you see their jewelries, baka makakatulong nga kaya ito. But sometimes they will fail you so that you can understand, blessed is the man who trusts in the Lord. Blessed is the man who always believes that God will establish you. Sometimes you will receive no because your frustration will determine your eligibility to understand na apart from having nothing, when you are down to something, God is up to something. Amen? When you are in the rock bottom, look on the rock of all ages. And Jesus said, I will never leave you nor forsake you. Even though you walk through the valley of the shadow of death, you will fear no evil because I will be your shield and I will be your cover. I will be your protector. I will be your hiding place because in the midst of absence of help, God will show himself strong. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So when you are frustrated, don't look on the people who abandoned you. Take it as an opportunity na pag ikaw ay nabigo at nakakaranas ka ng pagtitiis, nakakaranas ka ng sakit na hindi gumagaling, ito yung mga pagkakataon na ikaw ay magbulay-bulay sa pangako ng Diyos at ikaw ay mas lalong magpakaalam at magpakalalim sa salita ng Diyos. Minsan sinabi ko ito at minsan ay naririnig ko sa iba sa inyo. Naman, Pastor, pag may problema kami, nagpapatugtog kami ng mga praise and music song. Pag kami ay may malaking bayarin or whatsoever, we feel so down, we hear songs of worship, songs of praises. But please don't get me wrong. But do consider this. Songs are good. Singing with hymns is good. Pero what is more lacking is what is important. You forget to listen from the preachings of the pastors that teaching you how to grow in faith. Tatanungin ko po kayo. Minsan sa isang linggo, pinakinggan niyo po ba ang aking pangangaral muli sa YouTube or sa Facebook Live? Nagtatanong lang naman po. Mas marami bang pakikinig ninyo sa Hillsong at Planet Shakers at sa mga Bethel at sa mga kung ano-anong mga papuri awit at mga kantahin na minsan ay talagang upbeat at ikaw ay napapasipul-sipul pa habang nagda-drive. Ang ganda ng beat. Pero minsan ba'y bumalik ka ulit sa pangangaral ng iyong pastor at pinakinggan muli ito at ikaw ay humugpong sa pangako ng Diyos sapagkat ang pagsambang walang salita ng Diyos ay baliwala. Because worship is all about the Word of God. It's all about the promises of God. The Word of God is the breath of God. The Word of God is born from God. And the Word of God became flesh and dwelt among us. So ang salita ng Diyos ay hindi lamang salitang hangin. Ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. At ito'y ang ating Panginoong Jesus. At ito'y nagdala ng bunga ng pangako na siya'y nag-ako ng lahat ng ating mga kasalanan at nagpapako sa krus. At hindi na siya tumira kung saan sa mapamang templo. Siya'y nananahan sa buhay ng bawat isa. At kaya hindi lamang kailangan
kailangan ng pagsamba, hindi lamang kailangan ng pag-awit, ang kailangan ay salita ng Diyos, sapagkat ang pagkain ng templo ng ating Panginoon ay ang haing handog, ang iyong buhay na alay, upang ito ay maging buhay na alay sa ating Panginoon. Hallelujah. You should not lack in the Word of God. You should love preaching more than anything else. It's not about clapping hands and dancing and wiggling and shaking your bewang. Pero di ba tuwan-tuwa kayo? Bewang ko'y kumekembot. Well, let's prepare to have a Word of God. Pagsalita na ng Diyos sa kamay, maglalakad, iinom ng tubig. Pagsalita na ng Diyos sa kamay, iihi. Pagsalita na ng Diyos sa kamay, magte-text. Pero kanina, habang sumasamba, umiiyak, lumuluhod-luhod pa. Let us value what is more important, and that is the Word of God. Again, there's nothing wrong with having the good music and the good song. But everything is subject and will zero in. The bloodline and the helpline is the Word of God. Unless you value a preacher, you will not reach any further. Because the Word of God is the power of God. Kaya, siguro, dahil kami tinawag na pastor, we read the Bible, and we also need to be fed by some of the faith minister na aming kakilala na talagang doon lumilinya ang aming mga pagtuturo. That's why we allot time that at least once a week, we hear from a preacher that is anointed, or we read some books, kahit hindi Christian book, basta motivation book, it talks about life and inspiration. At ito ay hamon at pag-anyaya sa mga taong may sakit at karamdaman o di kaya ay mahal sa buhay na nakahiga sa banig ng karamdaman. Ang mga dumaang mga taon ng ministeryong ito sa telebisyon at maging sa radyo ay nakahikayat ng napakarami para tanggapin nila ang pagpapagaling. At ang gawain ng pagpapagaling ay ang Panginoong Hesukristo lamang ang gumagawa. At ang pagsampalataya sa kapangyarihang ito ng Panginoong Hesukristo ay dala ng Banal na Espiritu. At doon sa maraming mga patutuo ng paggaling nila at paglaya sa sakit at karamdaman, maging anumang uri ito, mga sinabihan at pinaghatulan ng doktor na mamamatay na in 3 months, in 6 months, mga hindi na makausap sa ICU. Subalit sa pamamagitan ng palatuntunang ito, sila'y nagkaroon ng katapangan na gamitin ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. At ngayong sandaling ito, ako ay magpapahayag para sa kagalingan ng lahat. At ang lahat ay yung maniniwala na si Hesukristo sa panahong ito ay nagpapagaling pa rin at gumagawa ng himala. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa mga latay na inialay ng Panginoong Hesukristo at 39, kabayaran ng bawat paraan ng pagkakasakit ng tao, anumang uri ng sakit at karamdaman, kanser man o ito, anuman itong nakamamatay na sakit at karamdaman o nakapagpapahina, sa pangalan ni Jesus at sa mga latay at sugat ng Panginoong Hesukristo, ipinapahayag ko ang inyong kagalingan. Dahil ang sakdal na kalooban ng Diyos, ikaw ay manatili sa kalusugan. At sa pangalan ni Jesus, manumbalik ang kalusugan yan sa inyong katawan mula ulo hanggang talampakan, magi kayong napakalakas at napakatibay. At mula ngayon, tanggapin mo ito at ito ay kikilos sa iyong buhay. At sabihin mo mula ngayon, kahit ano ang iyong nararamdaman pa, sabihin mo ang sinabi ng Biblia, ang mahina ay sabihin siya'y malakas. Kaya sabihin mo ngayon na ikaw ay malakas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang kagalingan ay aking ipinapahayag, maganap at mangyari ito sa lahat ng katawan na nakakalala
tingin sa broadcast na ito at nakikinig. Tanggapin mo ito sa pangalan ni Jesus. Sa Ama ang kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Napagpala ka sa pakikinig at panonood ng programa. Kaya pagpalain mo rin ang ministeryo upang lalong lumawak at maraming tao din ang mapagpala kagaya mo. Banco de Oro, Greg Durante Ministries, 219-800-6784. It is always a great day to live with Jesus. Minsan manood din kayo ng movie na katulad ng War Room. Manood din kayo ng movie na patungkol sa mga pagkukwento tungkol sa buhay ng mga apostoles. Nung isang araw, last month, nagpakabit ako ng Netflix. It's good because there are movies, documentaries about the apostles and the kings and about Jesus. Tinapos ko yung 12 episode hanggang 3 ng madaling araw. Gumising na misis ko, sabi niya, gising ka pa rin. Well, I'm so interested and I'm so inclined for what I'm watching because that is my life. The Bible and where Jesus walked. And then, it enlightens me na ito yung mga nabasa ko. Ito, at minsan meron pang in-depth analysis, in-depth illustration kung bakit ganito, bakit gano, si ganito, ganyan. Na si Philip ay nagbaptize ng isang eunuch na mula sa Ethiopia and then so on and so forth. And, wow, man, napakasarap na ang Biblia ay buhay na nangungusap para sa atin. Kaya when the storm came, it's like the parable of the foolish builder. You are prepared to withstand any calamities. Kaya kapag ikaw ay mananalangin lamang pag may problema ka, palagay ko'y mayroon ka talagang problema dahil nananalangin ka lamang pag may sakit ka at may kulang ka sa pinansyal at kayo mag-aaway ng iyong mag-asawa. That's why when you get frustrated, you get irritated, and yet, instead of God, as we know Him, He's a loving God, He's a way maker. Instead of drawing near to God, you are running away from God, like what Jonah did. He was so frustrated because Nineveh is a sinful city. But God said, Jonah, go and preach repentance. Go and preach mercy and forgiveness. Alam niyo ang pinakamahirap? Minsan yung mga taong nasa simbahan, hindi na nga maalab, mapanghusga pa. Mapanghatol. At minsan, akala mo ay napakabanal. Pero tingnan mo naman, yung kanyang buhay na iniingay ay puro alingaw-ngaw. Sapagkat ang tunay na mananampalataya, tahimik dahil malalim. Pero marami po ang ilan, salamat at na-bless na sila kaninang umaga, wala sila ngayon. Tignan mo ang iyong katabi, salamat at ngayong hapon ka dumating. Balita ko, may foreign guest pa kanina. Minsan nga, nagkukwentuhan kami mag-ama. Bakit kaya ganun ang minsan mga kapatiran natin? Ano? Pagka may foreigner, tuwa sila. Pero, di ba ipinangaral ko na yun sa kanila? Sabi ng tatay ko. Sabi ko, opo. Pero parang panibagong kapahayagan yung kanilang narinig. Siguro po ay mas maganda siguro ang delivery ng kanilang English at medyo galing ng Amerika. Minsan kasi may colonial mentality tayo eh. Na kapag iba yung umawi, pag si Darlene Sheck, uy wow, Darlene Sheck. Hindi ba po pwedeng pag si MJ ang umawi, parang si Darlene Sheck na rin ang inyong napapakinggan? Hindi ho ba? Kasi minsan we are so inclined for the people's appearance. Masyado tayong celebrity-oriented. Pero kung tayo magtutulong-tulong at magkakaroon ng panalanginan, it's not all about the faces of the people. It's all about the miraculous realm of the work of God that in our midst, 2 or 3 gathered in His name, there is miracle, there is power, and there's signs, wonders, and miracles that will about to operate in our midst. 2 o 3, pag tayo nanalangin, the heaven will shake. And there will be revival in this place. That's why we should not be oriented by the things of the world.
you will get a problem if you look at the people's appearance. But if you look into the heart as God looks in us, mga kapatid, you will be satisfied. But what I'm saying today, because I'm not a narrator, I'm a preacher. Hindi ako tagapagsalaysay at tagabasa lamang ng kwento. Ako yung mangangaral. At ang mangangaral ay nagpaparangal sa ating Panginoon. What will I preach? What will I tell you? It's not the story of other people. It's all about my experience. It's all about what God has done into my life. It's all about why I am down and God lifted me up. When I am lost, He is my guiding light. He is my shepherd in times of need, in times of perplexity. He is my shield and He is my way and He is on my side and He will never leave me. At wala pa akong nakikita na sa pagkakataon na pinabayaan tayo ng ating Panginoon. Kailangan natin ng dalawang aircon, nagpadala ang Diyos ng magbibigay ng aircon. Kailangan natin ng ganito, ang Diyos ang nagbigay para ikaw ay magkaroon nito. If you always been looking on your problems that it is always a hindrance and you will not be able to move again and again, you need to reset yourself and to restore to factory setting. Learn to believe again. And learn to dream again. And learn to look unto Jesus that He is the author and the finisher of our faith. The most common reason for this feeling is related to our personal work. Pag ikaw ay maiksiyang pasensya, madali kang manawa, ang buhay ay pagtsatsaga. Kung hindi ka-epektibo sa isang bagay, give it another chance. Naalala ko tuloy ang ating kapatid na si Sister Ramela. Nandito ba siya? Wala. Pero maririnig niyo ito sa broadcast. Pero meron ako ikukwento tungkol sa kanya. Si Sister Ramela, sa Dumlaw pa kami, may mga nag-comment na mga music director at mga mahusay sa paggawit. Sis, huwag ka nang mag-back up. Mag-usher ka na lang. Kasi hindi talaga maganda ang boses mo. Bumaba. At nagpahinga. Pero yung pala, nag-ipon lang ng lakas. Nung nawala na yung nagtuturo tungkol sa musika, bumalik ulit. Kakanta ulit ako. Ngayon sinasabing, try and try. Until you succeed. Kahit ang pakiramdam mo, maganda ang boses mo, pero sa pakiramdam ng iba, ikay sintunado, magpatuloy ka lang. Sapagkat mawawala na yung ibang nauna sa'yo at wala nang mapapagpilian, ikaw na lamang ang gagawa noon. Dahil pag wala nang mapapagpilian, ikaw na yung gagawa! Nakukuha ninyo, minsan masakit. Ikukurik ka. Sabihin, ikaw kasi wala ka sa tono, wala ka sa key, off key. Eh, yung mga nagsanay, at mga sumabak sa training, yung iba sa kanila yung mga nangawala na. Pero si Ramela, Iliponga, nagaling ng Bisaya, nagpunta doon sa Bisaya ng 6 na buwan, bumalik pa rin sa Maynila, at wala pa rin siyang ibang simbahan na pinuntahan, kundi biyaya ng Diyos, sapagkat hindi siya na-frustrate sa komento ng tao na sa paligid niya. Gagawin pa rin niya yung inaasam niya na makapaglingkod sa ating Panginoon. Kahit patayin ang mikropono, kumakanta pa rin, sapagkat ang tanging gusto niya ay sambahin ang ating Panginoon, that He is the Lamb of God who taketh away the sins of the world. Palakpakan natin ang ating Panginoon. There will always be adjustment. Okay, sintunado, dihinaan mong microphone. Sabi ni Brother Bone, Pastor, pakinggan mo tong headset. Patay ng microphone na yan, ha? Rinig mo pa rin ang boses ni Ramela. Ibang klaseng anointing yan. And that is the anointing of persistency. Wow! Hallelujah! I'm about to lose my mind. Sometimes, ang pagiging stricto, okay ho yan. Minsan, okay din yung categorically speaking, na dito ka lang, ganito ka lang. And minsan, people will look at you as a nobody. Pero pag wala na yung mga body-body, ikaw na lang yung nag-iisang pagpipilian, wala na silang magagawa. Ikaw na ang gagawin nilang pastor para sa kanilang simbahan. Ikaw na ang magsisimula ng Bible study sa inyong tahanan. Ikaw na ang magtuturo ng salita ng Diyos sa iyong mga kamag-anak. Sapagkat wala na yung mga magagaling. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, He chose the foolish things of this world.
Sapagkat sa sobrang galing na ng tao sa paligid natin, nag-aaway-away at nagsisiraan at walang nangyayari sa kanilang kinabukasan. Kaya ang pinipili ng Diyos ay yung mga hamak. Yung mga nalugi lamang ng 10 milyon. Amen. Yung mga nawalan lamang ng gusali. Yung minsan ay pag nagkukwento sa iyo, ay nakaranas ng mga mamahaling sasakyan at ngayon ikaw ay pinagdadrive at kakwentuhan mo at nagpapakumbaba na umaasang siya'y babangon at siya'y itatayo at iaangat ng ating Panginoon at may pag-asa sapagkat walang mabawala kung ikaw ay magtitiwala sa ating Panginoon sapagkat hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. The most common reason for this feeling is related to our personal worth. How do you think about yourselves? How do you look at your worth? Ang value mo ba ay pang akinsenas at katapusan lang? Ang value mo ba ay pang swelduhan lang? But if you upgrade your worth and you understand your conviction, your assignment, your purpose, sabi ng isang pastor, excitement without a purpose is a loss. Hindi po pwedeng basta masigla lang. Kailangan alam mo ang iyong ginagawa. Are you here to please man? Or are you here to please God? Ang tao ho, napakahirap i-please. Kahit bumuga ka na ng apoy at marami ka nang nagawang mga tagumpay, ang iniintay pa rin ng mga taong nasa sanlibutan ay ang iyong pagkakamali, ang iyong kabiguan, ang iyong kapalpakan, ang iyong kamalian. The people will not highlight how good or how great you are. Nakakita na ba kayo ng ibinalita sa Channel 2, Channel 7 ng mabuting balita? Lagi na lamang, sa Caloocan may pinatay. Na ganito, sa Davao may pinugutan ng ulo. May binaril at may operasyon ng tukhang. Would you ever hear a good news sa isang primetime channel? No. They will always create fear and destruction and disturbance. And again, you keep on praying for the Philippines that will be a blessed nation. And then here comes the news. Marami pa rin corrupt. At yung mga senador na nagre-re-elect na mga nakulong na ay nandyan pa rin sa survey. They are still on the top 12. Biyaya, himala at pagpapala tuwing araw ng Biyernes ang ating Night of Revival sa ganap na alas 7 ng gabi dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd Floor Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Sama-sama nating saluhin at damahin ang presensya ng Diyos at siya'y nagpapagaling gumagawa ng himala sa kapanahunang ito. Tara na, halina at patuloy nating ipahayag si Jesus ay Diyos, si Jesus ay tapat at napakabuti. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia. Lunes hanggang Webes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. And you get frustrated. Nagpipray naman kami. Sinasamahan pa nga namin si Bishop tuwing araw ng Biyernes, pero nothing changes. Don't get affected. Don't get distracted. Sapagkat yung problema mo, prinoblema na ng ating Panginoon. At yung problema mo, meron ng solusyon ng ating Panginoon. Kaya huwag kang matensyon. Ang lahat ng bagay na inilagak mo, paniwalaan mo, may ginagawa ang ating Panginoon. Basta maghintay ka lamang, matatapos din at makakalagpas ka din sa iyong kinalalagyan. Sapagkat hindi natutulog ang ating Panginoon. Siya'y gising at nagmamasid at nakabantay sa lahat ng kanyang mga anak. The Lord knows how to hear the voice of His sheep. Because He is our shepherd. And He knows
who are His sheep. And that's why His love is so reckless. He leaves the 99 and find the one. He departed the 99 to seek after you. Kaya don't fall down because you blow it up. Huwag kong maging matigas ang inyong puso at huwag kayong magbabackslide. Huwag kayong lilibas sa pagdalo ng gawain dahil lamang naging busy kayo at meron kayong business trip in pag-araw ng Linggo. Huwag na huwag kayong bibitaw at huwag na huwag kayong manlalamig sapagkat sinasabi ko po sa inyo, ito ang mga panahon na kayo ay bibigyan ng pabor ng Diyos. Ito ang mga panahon na iaangat ng Diyos ang inyong buhay. Ito ang mga panahon ng simbahan ay magiging dakila. Ito ang mga panahon na kung saan ibibigay ng Diyos ang para sa atin na matagal na nating iniintay at ang yaman ng masama ay ililipat sa mga matuwid. Ito yung mga panahon na hindi ka kinikilala at ngayon ikaw ay makikilala. Ikaw ay ilalantad sapagkat ikaw ay inihanda ng ating Panginoon ng pagkatagal-tagal. You will gain respect. You will gain honor, not just horror. Yes, you will be sometimes you'll be a laughing stock. But that moment is over. People will seek your influence and they will seek guidance from your wisdom. Many times you've been always laid back. Many times you've always been put in the last seat. But those days are over. This is your time. This is your day. And this is your moment. Bakit ba napuprustrate ang mga tao? Number one, it did not happen on our timetable. At the age of 25, gusto mo nang magkabahay. Pero nagkasakit ang magulang mo. You have to use your savings. And then that dreams did not come to pass. It did not happen on your time frame. The age of 22, dapat may asawa na ako. Pero 37, 40 years old ka na, wala ka pa rin asawa. Don't blame yourself. It's not because you are ugly, you are beautiful. Kahit single ka, wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, maligo ka pa rin at magpaganda. Dahil hindi mo kailangan magpa-impress sa tao, ang kailangan mo'y laging parangalan ng ating Panginoon. Alagaan mo ang iyong katawan, look good, feel good, and see yourself as God sees you. Eh ano ngayon kung walang nanliligaw sa akin? Eh ano ngayon kung wala akong anak? Marami naman akong pamangkin. O di ako nang bahala sa aking mga pamangkin. Pero matukol na lang din sa mga pamangkin, sa mga apo na inyong inaalagaan. Don't put your hope and trust to the people that you're caring of. Mga titas at mga tito, oo kayo ay lapitin ng inyong mga pamangkin. Pero wag niyo sa lang i-spoil din na pagtanda ninyo sila ang mag-aalaga sa inyo. Yung mga apo ninyo na masyado ninyong pinapamper, wag ninyong isipin na sila ang mag-aalaga sa inyo sa inyong pagtanda. Wag na wag kayong aasa. Mabibigo kayo. Umasa kayo sa ating Panginoon na sa pagtanda ninyo at pagputi ng inyong mga buhok. Ang sabi ni David, wala pa akong nakitang pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya kahit wala ka ng hanap buhay, ang Diyos ang bahala sa iyo. Magpuri ka at magpasalamat and God will take care of you. Hallelujah. Hallelujah. Are we winning or are we losing? Keep winning, mga kapatid. Stop whining, but keep on winning. Yung whining, yung pagiging mareklamo. Yung whining, yung always comparing. Comparing will not do any good. Kaya yung inyong mga pamangkin, hayaan nyo na kung kayong pinakagusto nilang tito, tita. Ikaw na ang the best tito. Okay na, ikaw na ang may title na yan. But don't let ever your trust be upon your loved ones. Sapagkat mabibigo ka. Yung tinulungan mong kapatid, huwag na huwag mong iisipin na dahil ikaw ay nagpautang sa iyong kapatid na hindi mo na siningil, balang araw ikaw ay tutulungan din. Huwag na magiging ganun ang iyong isipan. Mabibigo ka. Hallelujah. Kalabitin mo ang iyong katabi. Kumusta ka na? Ayos pa ba? Failed expectations. Niisip mo ikaw na ang first honor, second honor, third honor. Pero hindi ka ang paborito ng teacher. Yung babaeng laging may dalang chocolate ang naging top one. Keep on expecting you give gifts to the teacher of your sons and daughters. Hindi ho sa akin ito nangyari. Ito ho ay general explanation lang.
Dahil ang aking anak ay pang top 7. Dahil 7 lamang ho silang magkakaklase. Kaya top 7. Well, I don't care. Lagi ko sinasabi sa mga anak ko, mag-aral lang kayo na mag-aral ng mabuti. Kahit hindi pa kayo marunong magsulat at magbasa, kahit 6 years old na kayo, okay lang yan. Dahil hindi kayo magtatrabaho sa salibutan. Magtatrabaho kayo sa pinaka the best workplace in the planet, and that is biyaya ng Diyos Christian Fellowship, and that is the Durante Ministries, who will pay you with the right job, with the right quality na inyong i-deliver. Basta hindi naman pa yan nangyayari ngayon eh. Kaya nga tayo nananalig eh. Dahil sa pagdating ng aming panahon, makikita ninyo napakaunlad ng biyaya ng Diyos, napakasagana at pinagpala ng simbahang ito, sapagkat ito ay ipinanganak buhat sa ating Panginoon. We are going right there. We are progressing. May mga pagbabago nang nagaganap sa ating simbahan. And I believe as we put everything in order, as you become faithful in the little things, God will make you a ruler over much. Too much trust that led to betrayal. Marami pong ganyan. Sobrang tiwala. Pero yung pinagkakatiwalaan mo, yun ang magtataksil sa iyo. Yung inalagaan mo, yung minentor mo, yan ang magpe-persecute sa iyo. Yung kumari mo, yan ang magbabadmouth sa iyo. Kaya nga, I like what Sister Serena posted. Mga misis, ano yun? Mga misis, kayo ilaw ng tahanan. Hindi ano? Hindi kayo street light. Ibig sabihin, ang ilaw ng tahanan, hindi kinukwento ang problema ng iyong pamilya. Hindi mo chinichismis ang iyong mister na wala ng gana sa iyo. It's just a personal matter, mga kapatid. Yung anak mong pasaway, don't voice out on social media the things that get you frustrated. Sapagkat ang mga tao ngayon ay mabilis ang mga paningin sa mga capital words na iyong binabanggit. Minsan ang mga tao, pag ikaw ay merong pinariringan at may pinatatamaan, pinakikiramdaman nila sino ang kaaway ng taong ito. Tama po ba? Don't let your emotion be expressed in public places. You only devalue yourself. That's why I'm not saying any bad comments, and I'm not commenting on other preachers. Yung nagsasabi, itong preacher na ito, itong ganoon, wag lamang ganyan. Alam niyo, minsan natutunan ko, ang mga taong galit sa mga malalaking simbahan ay yung mga simbahan na maliliit lamang ang kanilang tinuturuan. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryo ito. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregdurante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay, na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregdurante.com.
Tama po ba? Yung mga pamimintas, na ganito kasi sila, ganyan, mabababaw naman sila eh. Kasi sila ay mga seeker-friendly church. Well, that is their time. So what you have to do? Manatili na lamang maliit? Manatili na lamang dyan sa sulok ng inyong lugar? No. I will be keep on excelling on what God has given me to do. I will keep on going to campuses. I will inspire people to believe for greater things. That we will not die not receiving the purpose and the benefits of what we're believing for. We will never stop. We will never retreat. We will never throw the white towel because we have the blood. We are an overcomer and we are redeemed by the blood of the Lamb. And that is Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. It's not just because it's not happening in this time, we will quit. It's not just because we don't have any building and any progress, we will stop dreaming. No, it's not. Because believing is all about trusting God. A seed is not buried, it is planted. And I believe I'm standing here in front of you. We have a great church. Sabihin mo sa iyong kakatabi, maganda at dakila ang iyong simbahan. Sapagkat ikaw ang simbahan at templo ng ating Panginoon. Hallelujah. Investments that are not getting any returns. Special treatments that you did not get. Apparently, everything is all about the heart issues. You need a heart transplant, not a bypass. Ecclesiastes chapter 36, verse 26, it says, I will give you a new heart. Bibigyan kita ng bagong puso. Tandaan po ninyo, pag bago, binalitan na ang luma. Have a moment of an exchange. Let your sorrow be traded into joy. That let your mourning will just endure for a night. But on the morning, stop over na daw. Okay. So give me more 5 minutes. Sa pagdating ng umaga, ikaw ay bibigyan ng kaligayahan ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 11, verse 2 to 10, si John the Baptist ay nasa kulungan. Ipinakulong siya ng ang pangalan ay si Herodias. Because John the Baptist is so concerned that Herodias is in the wrong relationship. At dahil nga galit na galit sa kanya ang anak ng hari o ang asawa ng hari, siya ipinakulong at naroon at pinapupugutan ng ulo. And you know the story na it's like a debut or party na kung saan ang hari ay merong isang kahilingan para sa kanyang anak. At it is a custom na kung ano man ang kautusan ng hari at hihilingin mo sa hari, lalo na pag ikaw ay anak, hindi ito pwedeng mabali. And it so happened, this is a different topic, pero pinugutan po ng ulo si John the Baptist because yun po ang kahilingan ng anak ni nung hari na nakaluklok nung panahong iyon. But John the Baptist, he baptized Jesus Christ. Di po ba sa Matthew chapter 3 verse 16, he saw the dove descending from heaven at bumaba kay Jesus at nag-confirm, and they heard a voice from heaven that this is my beloved son in whom I am well pleased. Matthew chapter 3, he baptized the Son of God. He baptized the one who will, he is calling the Lamb of God, sa Tagalog, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito yung Mesiyas na pinapahayag at tinutukoy sa Malakias. That he will send a messenger in the form of John the Baptist that he will prepare the way for the upcoming greater power. Pero nung nakakulong si John the Baptist, he became frustrated and he doubted. Frustrations is the result of your doubt. Doubt is contagious. At dahil nakita niya na baka hindi pa nga ito ang aming iniintay, ang sabi niya sa kanyang disciples, pumunta nga kayo kay Jesus at sabihin ninyo, kayo na nga ba talaga ang aming iniintay? And well, that is frustration. When you doubt,
Bishop, tama ba talaga ang pinagdadalan mo sa amin? Magkaka-building nga ba tayo? Tayo ba ay lalagpas din sa pag-upa at pag-challenge at sa mga pledges na ganito? Sometimes when you keep on doing things repeatedly, it becomes a habit. And what becomes a habit, it becomes a character. And sometimes when you keep on doing it, it becomes routinary. So when you it becomes routinary, you become bored. At pag na-bored ka na, dun po papasok yung mga evil suggestion, dun po papasok yung mga temptation, dun po papasok yung mga panahon na malaki na ang iyong nagawa, malaki na ang iyong naibigay, at parang wala pa rin nangyayari. And then you tend to give up, you tend to turn down the hearing the voice of God, you are tending to support that what God has assigned to you, na suportahan at ipanalangin at itulak para doon sa pangarap na ilagay ng Diyos para sa atin. I tell you mga kapatid, don't give up. Don't look back. Just keep on pressing forward. Kaya sabi ni John the Baptist, tanungin mo nga kung si Jesus nga ba talaga yung iniintay natin? Siya nga ba talaga ang padating? And sa verse 4, ang sabi ni Jesus, sabihin mo kay Juan kung anong yung mga nakita. Ang bulag ay nakakita, ang mga pilay at lumpo ay nakalakad, ang mga may sakit sa balat ay pinagaling, at ang mga bingi ay nakarinig, ang mga patay ay nabuhay na maguli, at ang magandang balita ay ipinangaral sa mga mahihirap. Ang sabi ni Jesus, there's no such great prophet like of John. And he is a great prophet like no other. Kaya nung narinig ito ni John, he was so satisfied. Pero ba't kaya ganito? Si John the Baptist, nung nasa sinapupupunan pa lamang ni Elizabeth, nung binalitaan ni Mary that she is conceiving a baby, diba anong ginawa ni John the Baptist sa sinapupunan ng kanyang nanay? Lumundag. Bakit kaya hindi sinabi ng kanyang nanay? Because there are things that made to be keep on secret, because there will be an appointed time that God will reveal something that you will be amazed. May mga bagay na nanatiling lihim na yun pala, kaya ka pala ganyan, kaya ka pala ganoon. Kaya pala ganyan ang iyong kulay. Yun pala, ikaw pala ay may dugong foreigner. Na yun pala ay ganito ang tunay na kasaysayan ng naging buhay ng iyong magulang. At sasabihin mo, bakit ito inilihim sa akin ng matagal? Sapagkat ang lahat ng bagay na nakatago ay nananatiling nakatago hanggang sa takdang panahon, isisiwalat ng Diyos. Salamat at nanatili kang nakatago sapagkat hinubog ka ng Diyos sa mas malakihan at epektibong kaparaanan na gagamitin ka ng ating Panginoon. Sapagkat kung ikaw ay nalantad ng musmus ka pa, maaaring ikaw ay mamatay, maaaring ikaw ay magrebelde, maaaring ikaw ay magpakamatay. Kaya mga panahon na hindi mo maintindihan ang mga nangyayari sa iyong paligid at sa iyong tahanan, when the set time comes, you will understand. Thank God for hiding me. Because you are a giant slayer and you are a dream achiever. Sa akin pong pagtatapos, Jeremiah, na prostrate at nagreklamo sa ating Panginoon, ang sabi niya, kasumpa-sumpa ang sinapupunan na naglihi at nagdala sa akin sa loob ng siyam na buwan. Everybody has a flaws. Do not be deceived. A perfect life can only be found in Jesus. Wala hong perpekto sa atin. Iba nga sa inyo, nagmumura pa rin. Iba nga sa inyo, nagagalit pa rin. Pero sa kabila ng lahat, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Sa kabila ng lahat, pwede kang bumalik mamaya at magsisi at misa, sasabihin mo, ang ganda ng mensahe ni Pastor. Kung ikaw ay nagandahan sa mensaheng ito, pakinggan mo ulit ng paulit-ulit. Sapagkat sa paulit-ulit, lalong umuukit ang kapangyarihan ng kanyang salita. Diba? Kung gusto mo yung subject about matter, science, or whatever, gusto mo yung araling panlipunan, si General Luna, di ba, babalikan mo ulit. And then you will understand, wow, meron pa palang mga hero sa ating panahon na hindi taksil katulad nung mga naunang mga ninuno natin. And then you will love the Philippines. At pag nabalik-balikan mo, ito, maganda yung sinabi ni Pastor kanina, hindi ako nakapag-take note ha, kasi hindi naman ako nag-take note eh.
Kasi masyado na akong magaling. Lahat naman eh, kaya ko namang maalala. Alam niyo po, I tell you, bukas, itetext kayo ni MJ, ano ang topic ni Pastor? Ha? Anong topic? Nakapag-tights na ako, no? Huwag mo na akong tanungin. Ganun ang tao. Pero kapag may problema, kahit ating gabi na, Pastor, blasa na si Pastor, pakihanap, magpapapray ako. Pero pag sinabi ni Pastor, mag-aral ka ng Biblia, makinig ka ng salita ng Diyos. And minsan, baka hindi nyo alam na may programa tayo sa DWAD eh. Nakakapakinig ba kayo sa DWAD? Nakikinig kayo sa akin? Hello? After 6:30, 7:30 ako. Pagkatapos ko si Brother Jonathan. Kaya nga, magkasama tayo lahat doon eh. Weekends, kumpleto din po tayo, mga kapatid. So it's Job chapter 30, verse 18 to 25. Sabi ni Job, dalangin ako ng dalangin, pero hindi mo naman dinidinig. That is frustration, mga kapatid. Alam niyo, pag napuprustrate ka, it leads to depression. And sometimes, it breaks your heart. And it also breaks the heart of God. Because you are unwilling to trust God ultimately. What is the keynotes that we have to take home tonight? Accept the fact that there are things beyond our control. You cannot change the past. Real problems exist. We are real people. Hindi ho tayo fake people. Tayo ho'y totoong tao. At ang totoong tao, umiiyak. Amen? Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Marunong ka bang umiyak? The spirit of boldness is one of the sign of God's approval. Noong ang mga lagad ay pinagbawalang ipangaral ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, sila ay nagsama-sama at kapit-bisig na sila ay dumalangin sa Diyos. At sila ay dininig ng Diyos at sila ay binigyan ng kapuspusan ng katapangan. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay naniniwala na sa pagpapatuloy, tayo ay magkaroon ng isang gusali na doon natin gagawin ang revival. Isang proyekto na ito ay nangangailangan ng napakalaking halaga. Pero sa Diyos, higit siyang mas malaki kaysa anumang pinakamalaking halaga. So I will challenge everyone to pray, to be one with me in this wonderful project so that ang lahat ng ating gawain, lahat ng kailangan na television, studio, and everything ay naroroon na, and then ang prayer force natin ay naroroon na sa isang gusali na magkasama-sama ang lahat ng gawain na lalong magpapalakas sa ating television ministry. At ako ay naniniwala na ito ay kinalulugdan ng Diyos. At ako'y dadalangin, pray to God on what amount that you are going to partner with me concerning this project. And I believe that God's project, God has a budget. Kaya ako naniniwala na ang inyong pagsunod ay pagsama sa kalooban ng Diyos. O aking Ama, dalangin ko, pagpalain mo at bigyan ng karunungan ng bawat isa upang maitayo ang isang sariling gusali ng ministeryong ito na nandun na ang lahat ng kailangan para sa lalong pagpapaunlad at pagpapalawak ng gawain sa radyo at telebisyon. Pagpalain mo sila at lalong pasaganain sa sandali ng kanilang pagtanggap na maging kasali dito sa proyektong ito. Pagpalain mo sila ng todong-todo at hayaan mong ang kapayapaan ang mag-ingat sa kanilang puso at katahimikan sa kanilang isipan at kanilang mapagtanto at maunawa na ito ay buhat sa iyong puso na aking ipinahayag ng aking bibig at labi. Pagpalain mo sila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus as they start giving in partnership with this future building project. Mapagpala po ang banal at dakila mong pangalan sa kanilang buhay in Jesus Christ's name. Ang atin pong text line, ang atin pong email address at ang atin pong Facebook account inyo pong gamitin for our communication together so that we can pray agreeing with one another. God bless you in Jesus Christ's name.
Ang pag-iyak ho'y naghuhugas ng inyong mga paningin at ng inyong mga mata para mawala ang mutan, mawala ang mga kung ano-anong mga puwing sa inyong mga mata. Di ba? Pag napuwing ka, ikaw ay lumuluha. Sapagkat kaya ka lumuluha, there is a foreign particles na pumasok sa iyong mata that are not invited into your system. Kaya kapag ka umiyak ka sa Panginoon, nararamdaman mo na hindi ka dapat mahirap. Pero nandun ka sa kalagayan dahil yun ang kaparaanan ng Panginoon para ikaw ay manahimik at makapakinig ng kanyang salita. Lead me to the rock. Lead me into a place of serenity that in quietness and stillness there is peace and security. As you complain, you will only remain. Pag lagi kang nagre-reklamo, mga nauna na yung dapat mauna sa iyo pero ikaw nananatiling pahulihin. Pero huwag kang mag-alala sapagkat ang nahuhuli ay mauuna. Don't display your frustrations. Display your praise over your defeat. Kaya ka natalo para bumangon. At ikaw ay babangon sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, sa takdang panahon, ikaw ay iaangat ng ating Panginoon. Your present situation is not your permanent destination. Lastly, don't look down. Neither don't look up. Sige nga, lakad ka nga ng nakayuko. Sige nga, lakad ka nga lagi ng nakatingala. No, don't look that anyway. Don't look on that way. Look forward. Because your best days are not behind you. It is in front of you. Lahat ng nakaraan ay tuition fee. Yung mga nawala sa amin, nawala sa atin, pag nakikita ko at pinagtatagni, mga kapatid, imagine ninyo, yung mga malalaking tao at malalaking ministeryo, nag-uunahan na hanapin kung paano natin sila matutulungan. Hindi ba napakaganda noon? Hindi kaya meron silang nakikitang precious gem sa simbahan ng biyaya ng Diyos na lahat ng mga bagay na ating pinagtiisan ay meron pala itong mahalagang sangkap na makakatulong sa kapwa natin manggagawa at sa mga panahon na tayo'y nakatulong sa kanila, darating din ang panahon na may tutulong para maganap ang ating pangarap sa takdang panahon. Kaya mga kapatid, you better watch out. You better not cry. Don't wait for Santa Claus. Jesus is coming to Green Hills. You will arise and you will shine. Arise, shine, for the light has come and the glory of the Lord is risen upon you. Arise. Frustration, it's not a problem. Frustration, failures, is just a fertilizer. It's not yet over until God says it's over. Kaya ang sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 12, verily, verily, I say unto you. Look unto Jesus. Ano sabi? Sa John chapter 14, verse 12, that in my name, you will do greater works. Hindi ho natin mahihigitan ng ating Panginoon kasi Diyos eh, tama po ba? At hindi ka makakalakad sa tubig. Imposible yun. Perhaps may nakalakad siguro, pero isa o dalawa lang hindi na naulit. Yung pagbuhay ng mga patay, mas marami pa rin ang binuhay na patay ng ating Panginoong Hesus. Tama po ba? Yung mga gumaling, mas marami pa rin ang pinagaling ng ating Panginoon. But what Jesus is telling us, as you walk with me and lean with me, you will never fail. And as you know that I'm doing this, lahat ng bagay na sinasamahan ka ng ating Panginoon, ikaw ay magtatagumpay, ikaw ay lilipad na katulad ng isang agila, at ikaw ay aatungal na katulad ng isang leon. Because the righteous is as bold as a lion, and you have the lion in your heart. Because Jesus is the lion of the tribe of Judah. You will roar, you will soar, and you will rejoice and be glad. For the joy of the Lord is your strength. Rejoice again, and I say, rejoice, and peace be upon you. Peace be still. Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us bow our heads and let us pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Frustration is not a problem.
We will not be moved by what we see or not what we hear about the things of the cares of the world. We will just live one day at a time. We cast our cares. We trust in you. You are a mighty, mighty God. And you have the power to save us. And you have the power to supply all our needs. Panginoon, salamat sa closed doors. Salamat sa mga taong umalis at lumisan sa aming buhay. Sila lamang ay naging scaffolding upang maging tungtungan ko para kami ay mailagay sa ganitong luklukan. Kaya Panginoon, maraming salamat. Salamat sa mga upsets, they become a setup. Salamat sa setback, Lord God. Salamat sa mga bagay na hindi namin naunawaan noon. At ngayon ay nire-reveal mo ang iyong sarili that you're the God who is ordering your steps. You're the God who will instruct the way that we should go. And Lord, pray for the enlightenment. Dalayan ko po na magliwanag ang puso't isipan ng bawat isa. That our spirit is a bag of opportunities. And our mind is the open door. Our eyes is the window to our soul. To think about your goodness. To think about your loving kindness. To think about your faithfulness. Even though we are faithless, you are faithful. Ama, maraming pong salamat. We are walking into the promises and we are getting nearer and closer to the fulfillment of what we have dreamed. It is now, it is here, and it is coming into this place. And Lord, I pray that there will be a great homecoming of believers all over the place. There will be a multitude of conversion because of the message of the cross. The message of Jesus, the message of repentance, the message of grace, and the message of faith. That it is the completeness of the sanctification and the glory of the Most High who will lead us to a blessed life. Kaya Panginoon, maraming salamat. Touch our hearts. Touch our mind and body and soul. Wherever we go, we are blessed. Beyond comprehension and beyond imagination. Kaya Panginoon, maraming salamat. We believe in you. Oh God, Jesus, what a beautiful name it is. Oh come, let us adore him. The King has come. He break every chains and he give you freedom and deliverance from slavery and bondages. Of fears and insecurities. Look unto yourself that God anointed you and God called you and selected you. You are a holy nation, a peculiar person. You are a diadem. God clothed you with the robe of righteousness. Instead of shame, He gives you pure joy. And God is looking after you. You're the apple of His eyes. And you are like a honeycomb that gives sweetness into His lips. Thank you, Jesus. Salamat po sa pangalan ni Jesus. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Ang Greg Durante Ministries ay nangangailangan ng pinansyal na suporta sa mga partners na katulad po ninyo upang maihatid at mas mapalawak ang makapakinig ng mabuting balita. Kaya sa inyong kaloob na 1,000 pesos, bilang pasasalamat, kayo po ay aming padadalhan ng Prosperity Purse. Kaya ang inyong pong ambag ay malaki ang magagawa sapagkat bawat isang kaluluwa
na makakarinig ng mabuting balita ay mapapagpala, makakalaya at makakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon.